technical education and skills development in support of the development of high quality workforce. Immediately after assuming the post, Secretaria Peña made his vision for the agency. Under his guidance and firm leadership, TESDA is expected to reach out to all sectors, especially those in the lower strata of society, and afford them with opportunities through scholarships and training. Following the agency's two-pronged strategy, Tibet for Global Competitiveness and Tibet for Social Equity and Poverty Reduction, TESDA continues to engage the active participation of all stakeholders from the public and private sectors to ensure that TESDA's programs and policies will ultimately lead to world-class skilled Filipinos around the globe, as well as productive skilled individuals in the country. Under the directives of Secretary La Peña, initiatives are being taken so that TESDA will become a more demand-driven and industry-led organization as it pursues improvement in Philippine Tibet. Under his leadership, TESDA has become more inclusive as he directs all skills training to jobs and livelihood after. A leader who leads by example, he walks the talk, challenges the workforce of TESDA to think beyond, to do more, to explore and create differences in the lives of the clients we serve. Completing his visit to all TESDA provincial offices nationwide, and Marindoke is his final stop to make it 100% inspected and visited. My friends, join me in welcoming the People's Secretary, the Man of Action, Director General of TESDA, Secretary Isidro Samson La Peña, PhD, CSE. Please take seats, ladies and gentlemen. Maraming salamat, Acting Regional Director Joel Biltin, for that very kind introduction. Sumubra ka nga lang ng 1 minute. Meron ako instruction na huwag siyang sumubra ng 1 minute po, pero sumubra siya. Hindi po ako kakandidato. With the permission of the Lord, may I greet first the Father of the Lord. The Honorable Presbytero Velasco Jr., the Governor of Marindoke, and having greeted the Father of the Lord, so may I now greet also the Honorable Speaker of the House of Representatives, Lord Alan J. Velasco. Our Honorable Mayor of Mugpog, Augusto Leo Ribelo, and the members of the Sangguniang Bayan of Mugpog, headed by the Vice Mayor, the Honorable Vice Mayor, Jonathan Felipe Garcia. Our partner in the education sector, presented by Engineer Arnold Moreno. The members of my party, led by Deputy Director General Lina Sarmiento, is the Deputy for Operations, meaning it's about training, scholarship, and Director Julia Torosco, the Chief of Staff of TESDA. And the Acting Regional Director, Joel Pilotin, of TESDA. Of course, I have to mention the Provincial Director of Marindoke, Zoraida Amper. And the TESDA family. Andirito po lahat yung ating mga administrator ng TESDA dito sa Marindoke. And yung mga iba pang mga members ng TESDA who are involved in training dito po sa Marindoke. We are also great the members of the Provincial Technical Education and Skills Development Council who are here present,
and the other officers, men and women of DESDA, the officials of the municipal government of Mugpog, our friends from the media, other guests, friends, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. I'm very happy this afternoon. Reason is the purpose of my visit. It's which happened to be my pang 100% ko na visit, sa mga TESDA offices and training centers is here at Marinduque. At hindi lang dahil sa 100% na pagkabisita ko, but we heard the development that happened today. At this one is the one that will happen, about to happen, the signing of the use of PRAC for the use of property from the Mugpog Municipal Government. And of course, narinig naman natin ang ating Speaker of the House. At sabi nga niya, the funding that will follow. The funding that will follow. Kanina nag-uusap kami ni Speaker, I mentioned of an amount. Sabi niya, parang kulang yan para itayo ito ah. Sabi niya. So, Speaker, we will submit immediately yung inyong sinabi. And I think you are right. Because the Father of the Lord mentioned about the Karamik Zone. So, tama-tama yung pagtatayo po ng training center dito. Dahil kasi lahat po ng mga economic zone yung nandito sa ating sa Pilipinas ay sinasabayan po namin yan ng mga training centers para yung kailangan nilang labor ay may bibigay through training. Hindi naman natin mabibigyan yan ng skilled labor kung hindi dadaan ng training. So tama-tama po yung ano ng para sa Mugpog na ang itatayo rito na training center will be supporting that economic zone. So tama-tama po yun ang Governor, the Father of the Lord, and the Son of the Lord, Honorable Speaker. So you have our commitment po at TESDA will fulfill yung role namin dito. Yun po ang purpose ng ating pag-ikot-ikot sa buong Pilipinas to look into the situation of dealing in the ground sa mga TESDA facilities. At nakita ko kung ano yung mga kailangan nila. And this is in accordance with the directive of the President na dapat ang servisyo ng gobyerno ay makarating sa mga mahihirap, malalayong lugar at maramdaman ang servisyo ng gobyerno. So ito pong itatayo natin at training center nito ay naayon sa sinasabi nating gobyerno na yung TESDA na magbigay ng accessible na training sa mga kababayan natin. Para maging accessible po yan ay dapat marating ng ating mga kababayan. Pero kung hindi marating ng mga kababayan natin, ay dapat yung training ay iparating natin sa kanila. Hindi pwedeng permanente lang yan sa isang lugar si TESDA, kundi yung mga hindi makapunta dito sa training center na yon, dapat i-deliver sa kanila yung training assistance na yan. In that way, maramdaman ng ating mga kababayan yung serbisyo ng gobyerno. Yan po ang pinapagawa ng ating presidente sa lahat ng mga department ng mga agencies ng ating gobyerno. Kaya po, yung itatayo na training center na yan, ay ito yung mag-deliver ng mga training sa mga malalayo at mahihirap na lugar. Kasi yung mga malalayo at mahihirap na lugar na yan, yung mga kababayan natin doon sa malalayo na yan, mahihirap na lugar, hindi basta-basta makarating sa mga training centers na usually nasa kabayanan. So ganun po yung mandato ng ating mga trainers sa isang
Provincial Training Center, which is the training arm of the Provincial Office ng TESDA. Meron po tayong mga yung Guyabot National School of Arts and Training. And then we have the Trijo sa Poblacion. Dalawa po yan. Pero these are, ito yung mga institution-based na mga training centers. Yung kanilang training is structured para doon sa mga eskwelahan na yan. Ang mga nag-undergo ng training, they go to this institution. Hindi namin basta-basta magagamit yan, ipadala sa bundok, sa bukid. Kaya kasi yung mga professors, yung instructor, meron silang mga inaatenderan na mga kurso. Especially now that I directed the opening of a diploma program, 3 years diploma program para sa mga marito kinyo. At yung mga taga rito, mga taga dito po sa Marinduque, para magkaroon ka ng diploma, hindi ka na kailangan pang pumunta sa mga college sa Manila para mag-aral. Libre po yan. Meron ka pang allowance na 160 pesos a day. So, kung wala kang ginagawa, ay di mag-training ka na mag-aral para ka pang pensyonado. So, ganun po yung that is the attraction. Kaya ma'am, ito ay papapakinabangan ng ating mga kababayan na mahihirap. So, kami po ay nagpapasalamat sa ating gobernador at saka sa ating Speaker of the House for the support that they have given us. And maybe ang nakikita natin dyan by next year, tatayo na po yan. Kasi meron na tayong lote. May property na. Eh, kasi yun po yung first step kung magtatayo ka ng isang training center. It is the property kung saan itatayo yung building. At saka, kaya nga kanina, nung magsasayin na dito, ang ating honorable speaker ay nagsalita tungkol sa funding. So palagpakan natin ulit si... At nasabi ko nga rin sa kanya na actually yung aming...